balik ang magandang buhay. Kasama pa rin natin si Ranger G. Matteo Gudicelli. Ito na pag-usapan natin kanina, yung mga hirap na matapang mong hinarap dito sa training na ito. Pero, ang galing mo dahil syempre ikaw yung nakakuha ng pinakamataas na marka sa batch nyo. Paano nangyari yun? Anong pumasok ka sa training? Ito ba, sinabi mo na ba na hindi, kailangan magawa ko to ng mataas yung marka ko? O basta ginawa mo na lang ito? Hindi lang naman, ma'am. I guess, na blessing lang, chamba, no? But my first week kasi sobrang nahihirapan ako. Then yung class ko, yung PMA class, especially yung squad ko, tinutulungan talaga nila ako, no? Nung umiiyak ako, they always try to uplift my morale, no? Good morale. Almost every day, low morale na ako, ma'am. Parang gusto ko umuwi. But they were always convincing me, motivating me. Hanggang nawawala na yung self-pity na yan, nawawala na. Sabi ko talagang, focus talaga ako dito because I know this chance is one chance lang in a lifetime, no? Hindi marirepeat to. So, I gave it my all, kumbaga, no? Sa mga exercise, sa mga lectures, kahit antok na, talagang pinipilit kong makinig, no? So, yun. At syempre, para yes. naman makakwentuhan natin ngayong umaga ang mga naging journey mo, Matteo, sa kanyang Scout Ranger training. Pinaunlakan tayo ngayong umaga ng kanyang naging Superior Lieutenant Colonel Ramon Zagala mula sa Philippine Army! Yes! Hello, sir. Surprise, ah. Are you surprised? Oo naman. Agang-aga, sir. Actually, Sir Zagala is the spokesperson of the Philippine Army, no? So maraming salamat for being here. Oo, eto sir, ano yung una niyong naging reaction nung nalaman niyo na si Matteo ay gustong pumasok sa Scout Ranger training? Good morning po sa inyong lahat at sa inyo, Ma'am Shi. Hello po. Ma'am Shi. Kay Matteo, no? Kakaiba si Matteo, no? So lahat kami sa Philippine Army, nagulat kami kasi saan ka makakita na celebrity, self-made businessman, triathlete na papasok sa buhay na buhay namin. So lahat kami nagulat, di kami mapakaniwala. Talaga, parang, talagang, kaya nung first time ko siya na-meet, sabi ko, nung sinabi niya sa akin na, sir, mag-Scout Ranger orientation course ako. Sabi ko, ha? Sigurado ka ba? Oo. Pero sir, nakita niyo naman yung pangangatawan ni Matteo nung first time niyo siyang nakita. Parang nasabi niyo ba na parang kakayanin nung katawan niya or nung physical na panlabas niya? Ang pagpasok kasi sa military, hindi limitado sa physical capability mo eh. Yung mental, the right attitude, positive attitude. At napatunayan ni Matteo na kaya niya. Kaya so wala po yung mga weight requirement at saka height requirement? Wala po? Meron, no? Meron tayong, syempre, ang requirements natin pag pumasok ka sa sundalo, lahat ng physical aspects ma-fulfill mo, no? May examinations kami, lalo okay. Si Matteo, halos matap niya yung mga physical fitness examinations. Bongga. O, syempre kasi naman kung hindi maganda yung weight mo, paano mo din kakayanin, correct, diba? Tama. Eh, mga momshi, mga ganun, pwede po ba sumama dyan, momshi? May age limit po ba tayo? Ang, sa pagkasundalo, no? Ang Philippine Army, 5% po ay puro kababaihan. So, meron kayo makikita mga female soldiers dyan. Madaming mga female soldiers nanonood ngayon dito sa inyo, no? So, mga fans nyo. Oh, hi sa mga female soldiers natin. Hi! Hello! Sa lahat ng mga female soldiers na nanonood sa amin. Lalo na yung mga momshi. Yes! Saludo kami sa inyo, grabe. Oo, kasi diba hindi lang puro dalaga yung iba, pamilyado, no? Yes, oo. May family na, may mga anak na, and yet they chose to serve. So, ang pagsilbi sa bayan natin ay hindi limitado kung babae ka, or mahina katawan mo. Kasi kahit mahina katawan mo, mapapalakas ka namin, no? Ang importante, nasa puso mo, meron kang dedication, at meron kang right attitude, no? So, ang nagpakita ng ganun na may dedication, right attitude, at puso para sa pagiging sundalo, wala na iba, Matteo. Yes. Kaka-proud ka, Matteo. Actually, tita,
si Colonel Zagala ang tinatawag sa Army ang Robin Padilla ng Army. Wow. bakit? Kasi nung bata ako parang kailangan pakita mo matapang ka na second lieutenant ka. Edi si Robin Padilla parang matapang, di ba? So, yun ang ginamit kong nom de guerre. No? So, hindi yun sa chicks. Oo. Ito po, matapos syempre kay Mateo, matapos na gawin mo tong training na ito, anong natutunan mo sa buhay? Kasi di ba kayo na nakukwento mo na mas lalong tumaas yung tingin mo sa mga sundalo? Unang-una, no, I learned so much about myself. No? Yung skill set na natutunan ko sa Ranger Camp, yung appreciation sa buhay. No? Kahit pupunta ka sa bundok, yung konting daplis lang ng hangin, parang nasa ibang bansa, parang nasa five-star hotel ka, no? Ma-appreciate mo talaga. But more importantly, the most important aspect na natutunan ko dito sa Ranger Camp, bago pumasok, ma'am, yung respeto ko sa mga uniform personnel natin, sobrang taas. Pero paglabas ko, nung na-experience ko at nakita ko yung mga buhay nila, isa't isa ba? Yung mga officers at yung mga enlisted personnel natin, yung respeto ko sa kanila, talagang 100%, more than 100% tumaas, no? Ang sinasabi ko, no, ang mga sundalo natin, ang mga uniform personnel natin, ang tunay na VIP ng bansa natin. Ha? Dahil sinakripisyo nila yung buong buhay para sa bansa, para protektahan tayo, para iservisyo tayo. No? Hindi lang yun, ma'am, yung mga asawa, no, yung mga asawa ng mga sundalo na sa bahay, nag-alaga ng mga pamilya nila, sila din, no, ang totoong bayani. No? Because yung sacrifice nila ba? You know, soldiers go out in the field for years, for months, not coming home, not seeing their little kids. And when they come home, malaki na sila, no? So they're true heroes, they're true VIPs tinatawag ko, no, ng bansa natin. So tama. Isang interview ko, nirequest ko sa lahat ng mga citizens natin ng Pilipinas, no, and everybody watching. Kapag may makita kayong sundalo diyan sa airport, sa mall man, o kahit saan, lapitan mo sila. At magpasalamat kayo sa kanila. Sabihin mo lang, thank you for your service. Maliit na bagay yan, but they will boost the morale of the soldier. Thank you for your service. Yun lang. Ang galing yan, Mateo.